So yun mga idol, what is up? Good morning, Agent 27 Rider. So hindi ko na patatagalin. For today's topic mga idol is for our safety sa pagdadrive ngayong maulan at madulas yung kalsada at mga lubak-lubak. So hindi ko na patatagalin. So ito yung mga tip ko para maiwasan nating maaksidente at masemplang, lalo na yung mga ano natin, kapwa natin riders. Kasi two wheels lang tayo, madali tayong out of balance. So itong tip ko number one, tip number one mga idol. So tip number one, slow down. So pagka ganito, basa yung kalsada, kailangan na slow down lang tayo di sa pagmamaneho. So yung speed natin is minimal lang, hindi siya pwedeng hindi ka pwedeng magmabilis, magpatakbo, lalong-lalo na pag ganitong basa. Slow down lang, slow down. Sabi nga dun sa kanta eh, pash pash. So yun, bawal tayong mabilis magpatakbo pagka basa ang kalsada. So tip ko yan, number one. So number two na tayo mga idol. So number two is avoid tailgating. So yung tutok, masyado kang tutok sa, unahin natin to. So avoid tailgating. So yung tinatawag na distansya amigo or keep distance. So yun yung tip kong number 2 pagka ganitong basa at madulas yung kalsada, para hindi tayo ano, makakaiwas pa tayo sa nasa unahan nating sasakyan. So yun, tip number 2, avoid tailgating. Kailangan huwag tayong tutok na tutok sa nasa unahan nating sasakyan. Go, let's go. So number 3 na tayo mga idol, number 3. So tip number 3, avoid full brake. So yun, iwasan natin yung pihit ng treno, mapa-automatic man yan o manual, may clutch o automatic. Kailangan yung brake natin, huwag tayong magpo-full brake. So ganitong pagmadulas ng kalsada, kailangan gamitin natin yung tinatawag na engine brake or pitik-pitik. So tingnan nyo itong pagpreno ko mga idol. So kailangan pagka ganitong madulas ang kalsada o malubak, pitik-pitik ka lang, hindi ka pwedeng mag-pull brake na bigla. Kasi ang tendency, ang motion kasi ng motor, so ang tendency nun, pwede kang masimplang. Kasi ang motion ng motor, kahit na preno mo na yan, dudulas pa yung gulong. Lalo na pagka na pressure mo, napihit mo yung pressure mat ng maigi sa harap na preno. So kailangan pipitik-pitik ka lang sa preno, hindi nga pwedeng mag-pull brake. So yun yung tip ko number 3. Tip number 4. So ito yung pinaka-importante na tip ko sa inyo.
At pagka ganitong madulas yung kalsada at maluwak. So number 4 is check your surrounding or scan, yung tinatawag na scan. So important ito pagka nasa kalsada ka, check mo yung surroundings mo, tignan mo, pakiramdaman mo kung ito ba ay kalsada na maraming lubak o madulas, baha, may baha, malalim ang baha. Yun yung lagi nating i-check, yung surroundings natin, yung sa paligid natin, observe. So yun yung pang-apat, yun pang-apat mga idol na kailangan nating tandaan pag ganitong maulan. Check your surroundings, kailangan marunong kang anong tawag ito? Kumbaga mag-scan yung i-check yung mga dinadaanan mo. Nandun na rin yung ano, isa na rin dun yung familiarization. Kung lagi mong dinadaanan yung isang kalsada, alam mo na yung kung saan yung malubak o kung saan yung mga may baha, may mga butas. So tulad nito, ganitong may butas, kabisado mo na. So hindi ka nadadaan sa ganung area, iwasan mo na. So pang lima na tip ko, siyempre check niyo yung ano, yung technical ng motor niyo. Yun yung pinakamaganda. Always check lagi yung importante, yung gulong, yung tire natin, tire, dalawang gulong natin, harap likod, preno, check nyo rin. Mamaya yung preno natin pala, dahil nalubog tayo sa baha, is pudpud na, hindi na siya kumakapit. Yun yung importante na matitip ko sa inyo. So i-add nyo na yung panglima, yung technical, yung sa ano nyo, sasakyan, motor o kung four wheels man yan. So importante yung technical ng sasakyan. So Santa Mesa na tayo mga ito. Buti hindi pa bumagsak yung ulan. So yun lang yung may titip ko sa inyo mga idol sa ganitong tag-ulan. Madulas yung kalsada, malubak dahil sa yun nga, nahuhukay yung kalsada. So yun na lang, pakitandaan na lang yung tip ko mga idol, mga besh. So yun, huwag ka masyadong pash-pash. Kailangan na chill. Tandaan nyo lagi, hindi na naman tayo nakikipagkarera sa kalsada. So kahit mabagal ka, okay lang. Hindi ka naman na wala namang pupuna sa'yo kung mabagal ka eh. Basta nasa ano ka lang, tama ka lang, tamang linya ka, sinusunod mo yung traffic rules, yung mga traffic signs, sinusunod natin. So okay yun. Safety lagi, safety yung isipin natin. So tulad nito, yan, yun yung iwasan nyo. So dito na nagtatapos yung aking short vlog mga idol. So peace.